Iginiit ng PNP o Philippine National Police na walang permiso ang magulang ng mga batang lumad na isinama ni na dating bayan muna representative sa Turocampo mula sa isang eskwelahan sa Talaingo, Davao del Norte. Nauna nang sinabi ng grupo na iniligtas nila ang mga bata. Tingin ni Ocampo may gumigipit sa mga magulang ng mga bata para tumestigo laban sa kanila. At live mula sa Davao City, ma-report si Cecil Villarosa. Cecil? Balewala umano, Pia, ang sinasabi nga ang parental consent mula sa mga magulang ng mga batang lumad na ibinigay nga dito sa pamunuan ng eskwelahan ng mga lumad sa Talaingo, Davao del Norte. Yan kasing sinasabi nga ang parental consent, limitado lamang sa pananatili ng mga bata sa eskwelahan ng mga lumad at hindi para sila ibiyahe sa ibang lugar. Nanindigan ang pulisya na mismong ang mga magulang daw ng mga batang lumad ang nagreklamo laban sa grupo ni na dating bayan muna representative sa Turocampo at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Base raw sa salaysay na isinumite sa kanila ng ilang magulang, hindi raw nito pinahintulutan ang grupo ni na Ocampo na kuhanin ang kanilang mga anak mula sa isinarang lumad school sa Sitio Dulian sa Talaingo, Davao del Norte. Yan ay kahit para may nakuhang parental consent ang grupong salugpungan na siyang nangangasiwa ng paaralan. If you will transport them to other places, you need to seek the consent of the parents. In that case, wala silang may pakitang parental consent, and even any consent from the guardianship, wala din silang may pakita. Itinanggi rin ng pulisya na laging marahas ang pagkapasara sa eskwelahan ng lumad, kaya kinakailangang ilayo roon ang mga bata. Yung nakausap natin ng mga tribal leaders, no, wala naman silang binanggit na ganong incident o ganong pangyayari. But ang sinabi lang nila is they padlocked the school because of the mounting complaints of the different parents ng mga minors o mga bata doon. Pagdilinaw pa ng pulisya, ang desisyon para ipasara ang eskwelahan ng mga lumad ay galing mismo sa mga tribal leader. Sa resolusyon ng Mindanao Indigenous People's Council of Elders and Leaders, nalawagan sila kay Pangulong Duterte na ipasara na ang mga eskwelahan ng salugpungan dahil posibleng ang CBP, NPA, NDF ang nasa likod daw nito. Whereas we support and call on the President to direct DILGPNP, DNDAFP, DepEd, DSWD, Peace and Order Councils, regional to municipal level, all over Mindanao and NCI people, their urgent actions to work together to foreclosure of the Salugpungan schools. Sagot ni dating bayan muna, representative sa Turocampo, sa isinumating salaysay ng ilang magulang. Bahala sila. Di gawin nila yung nararapat sa pag-test. Yung mga sinasabi nila mag-testify. Ang suspicion lang namin dyan, pinresure nila ng mga magulang. Paano i-evaluate yan ng fiscal? Hindi kami yung mag-decide yan. Ipinaubayan na rin nila sa piskalya ang pagtukoy kung matibay na ebidensya na maituturing ang mga affidavit. Sinusubukan pang kunin ng GMA News ang panig naman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Ang 14 namang batang lumad na nakuha mula sa kustudiya ng grupo nila Ocampo at Castro, dumaranas na raw ng posibleng senyales ng trauma. I-assess yung mga bata if they need further intervention sa center, and then kailangan namin yung mga proper legal documents to prove that they are the parents, and also yung parental and community capability assessment. Yun yung number one requirement po namin. Pia, itinanggi naman ng militar na ginigipit nila ang grupo ng mga lumad o ang iba pang katutubong grupo sa Mindanao. Hindi rin daw totoo na hinaharang ng mga sundalo ang supply ng pagkain na para sa mga batang lumad. Pia? Cecil, kasi nitong weekend, di ba, pansamantalang pinalaya si na ating Representative Ocampo matapos nila magpiansa, pati yung mga kasamahan niya. May sinabi kasi yung bayan muna na nagkaroon ng standoff sa pagitan nila at ng mga polis bago sila makaalis pa man doon sa prosecutor's office. Meron bang naging pahayag yung mga polis at yung grupo ni dating Congressman Ocampo tungkol dyan?
Pia, yung una kasing naging kautusan ng hukuman ng Tagum City ay nagresulta sa magkaibang interpretasyon. Sa panig kasi ng pulisya, yung inaprubahan na piyansa ay para lamang doon sa kaso na child abuse, na paglabag sa child abuse law, at hindi para sa kidnapping na supposedly ay isang non-bailable offense. Magkagayon man, nagkaroon ng kalinawan dahil nagpalabas ng supplemental order ang hukuman, at doon ay sinasabi na ang piyansa ay para sa mga kaso, in plural term, for the cases na inihain nga laban nga dito sa grupo ni Nasaturo Ocampo. Okay, kasi Cecil, di ba, halimbawa, sinasabi ni na Congressman Ocampo, yung, or dating Congressman Ocampo, yung grupo nila, sinasabi nila na may permiso nga sila ng mga magulang, ng mga bata. Tas, pero ang sinasabi ng PNP, mismong yung mga magulang ang nagreklamo laban dun sa grupo ni na Ocampo. Pero yung mga kabataan ba, meron na, yung mga bata, may mga naging pahayag na ba sila kung ano nga ba talaga yung tunay na nangyari, at kung sino talaga ang kinuha ba talaga sila, or sila mismo ang sumama sa grupo ni na Ocampo? Pia, yung mga bata, yung mga minor de edad ay nasa kustodiya ngayon, kinukupkup ng DSWD Region 11. At kaugnay niyan, Pia, kasi mahigpit, meron kasing confidentiality clause sa ilalim ng Republic Act 7610, yan yung child abuse law, at doon ay nakasaad na hindi pinapayagan na supposedly eh, mag-report ng anumang mga bagay ang maglabas ng ulat na makapagdudulot ng moral degradation o magdudulot ng negatibong epekto doon sa bata nga na subject noong sinasabing ang paglabag sa child abuse law, maliban na lamang, Pia, kung merong permiso ng mga magulang. Pero balikan ko, Cecil, yung naging bahagi ng report mo na sinabi mo na posibleng may mga senyales na trauma yung mga kabataan. So paano ito ina-address ng mga kinauukulan bukod dun sa halimbawa debriefing siguro? Ano pa yung ibang ginagawa para matugunan itong problema ito? Mula daw nung dumating, Pia, itong mga bata sa kustodiya ng DSWD Region 11. Actually, medyo na raw sila emotional. Meron daw tahimik lang. So nagpapakita na nga ng senyales ng dumaranas ng trauma itong mga batang ito. Ay, from day one pa lamang daw ay nagbigay na ng counseling itong DSWD, at kanila pang isinasailalim sa further assessment itong mga bata para matukoy kung ano ang kinakailangang psychological intervention na dapat nilang ibigay, lalo na ito ay mga katutubong mga bata. Kumbaga, kakaibang approach ang ibinibigay ng DSWD dahil kakaibang environment ang kanilang kinalakihan. So dapat naaakma talaga ang intervention na kanilang dapat na igawad sa mga batang ito, Pia. Alright, Cece, huling tanong na lamang, no? Sabi kasi nung una, sinama nila yung mga bata dahil nga sa ongoing military operations. At ngayon, may issue naman tungkol dun sa ipinasarang eskwelahan. So, may connection ba yon? Ang sinasabi, Pia, na punot dulo nga nitong insidenteng ito ay yung ginawang pagpapasara doon sa eskwelahan ng mga luma, doon sa Sitio Dulian, sa bayan ng Talaingod. Ang binabanggit kasi nitong grupo ng salugpungan ay naging marahas yung pagpapasara sa kanilang eskwelahan, at ang hinala nila ay sangkot doon sa marahas na pagpapasara ng kanilang eskwelahan itong mga sundalo. Kaya kinailangan nila di umuno na humingi ng saklolo para ma-rescue itong mga bata at mga guro na nasa gitna noong di umunay marahas na pagpapasara ng kanilang eskwelahan. Pero nagbigay na nga ng statement ang pulisya, i-deny yung sinasabing ang violent closure ng kanilang eskwelahan dahil ayon daw dun sa mga tribal leaders na kanilang nakausap na naroroon sa insidente, ipinadlock lamang daw nila ang nasabing ang eskwelahan ng mga dumad. Maraming salamat, Cecil Villarosa.